Isa ang patay ng mabagsakan ng crane ang pampasaherong tren sa Taiwan at Title 42 tuluyan ng winakasan ng Amerika. Si Bien Manalo sa report. Rise and shine, Bien. Isa ang patay habang sampo ang sugatan nang mabagsakan ng crane ang pampasaherong tren sa Taiwan. Ilang bahagi rin ng tren ang lubhang nasira. Agad namang nailikas ang iba pang mga pasahero. Sa Milan, Italy, sumabog ang isang van na magdadala sana ng oxygen tanks sa isang medical facility. Galos ang inabot ng driver ng van na agad na naisugot sa pagamutan. Aabot naman sa 300 bata ang inilikas mula sa mga eskwelahan na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Patuloy na inaalam ang tunay na sanhi ng pagsabog. Tuluyan ng winakasan ng US government ang Title 42, isang COVID-19 emergency health order na layong harangin ng mga papasok na migrante sa kanilang bansa, na karamihan ay mula sa Mexico. Ayon sa mga opisyal, mahigit 100,000 migrante na ang naghihintay sa US-Mexico border para pumasok sa Amerika. Inaasahan namang dadagsa pa ang mga tao sa border sa mga susunod na araw. Malugod na sinalubong ni Pope Francis si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pagbisita nito sa Vatican. Bukod sa Santo Papa, nakatakda ring makipagpulong si Zelensky sa ilang opisyal ng Italy. Ito'y kasunod ng pag-atake ng Russia sa Kyiv kamakailan. Ito ang unang pagkakataon na magkikita si Zelensky at si Pope Francis mula nang sumiklab ang girian sa pagitan ng Ukraine at Russia. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!